Welcome back sa ating channel mga Kolsor Plus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan i-like, share, and subscribe. At pindutin niyo notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Huwag niyo rin kalimutan i-follow yung Facebook page natin, Sor Plus TV page. Ngayon mga Kol, ipakita ko sa inyo yung DE64V 4x4 manual transmission K6A engine 660cc. So steel rim or original Japan stock. So titingnan natin yung unit sa mga package sa ganito. So yan. So meron tayong transformer emblem, headlight. So yung kulay kinditon red, new unsold paint. So complete registered direct sa buyer. So yan. So yung headlight, so poly-tinted yung unit. So yan o. So meron tayong sticker ng ating YouTube channel, Sor Plus TV. So side mirror original or stock Japan. So dito ito yung ating steel rim, size 12 inches po. So yan, naka-undercoat po yung ilalim natin. So new chins oil po yung ating unit. So meron tayong fender lights. So sa package nilagyan natin ng carrier. So yan. So yan yung ating tail light na siya ibaba po. So tingnan natin dito. So dito yung mating natin, original Japan. So yung ceiling natin is bago na po. Pinalitan natin ng bago. So meron tayong ito yung ating second row. So yung second row natin is magkasya po tatlo hanggang apat na tao, depende po sa laki. So yan. So titingnan natin sa harapan. Yan, ito yung ating upuan. So nakita natin red na red yung ating upuan. So first owner po yung ating buyer nito. So tingnan natin dito. So ito yung ating front seat ng upuan. Kung makita nyo sa previous vlog natin, may mga ganito na po yung kulay. So yan. So power window po yung ating harapan. So yung ating dashboard, balik original yung kulay. So ito yung ating cambia. So yung ating shift lever is manual po. So ibig sabihin manual transmission yung ating unit. So ito yung ating handbrake. So titingnan natin sa kabila. Makita natin. So yun, supporting tab ng ating unit. Ito, ito yung main switch ng ating power window. So ito sa kabila, then ito sa driver side. So yung ating power window is harapan na po. Dito meron tayong headlight adjuster. So ito yung ating 4x4 switch. So yan. So meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera mga Kol. Yan, kita natin. So yan. So ito yung ating harapan, aircon switch, then yung ating hazard, then yung ating blower. So yan. So titingnan natin. Yan. So yung mileage natin is 153,000. So yan yung mga cluster panel natin. Makita natin yung ating check engine, battery, power steering indicator, handbrake or brake fluid indicator. So ito yung ating wheel indicator. Sa kabila makita natin yung cold start. So yung isa is yung ating seatbelt.
So makita natin sa gilid ng cold start natin, yan yung lumabas pag mag-overheat. So mag-blink-blink po yan hanggang sa mag-stop po yung blink. So yan. So fish po nito mga calls sa ganitong setup, aabot po ito ng mga 225,000 po. Kasali na po 7 inches touch tester. So yan. Nitis model po ito mga call, 2010 model manufactured sa Japan. So yan. So makita natin, super kinis, makita natin sa ilalim yung conversion. Nilagyan lang natin ng mga ito kasi para hindi madumihan kasi super maputik po yung area natin. So yan, ito yung ating clutch pedal. Then yung isa is yung ating brake pedal, then yung ating accelerator pedal. So panda rin natin, kailangan natin apakan yung ating clutch pedal. So make sure naka-neutral. Ayan. So naka-full start pa po yan. Medyo mataas pa po yung ating RPM hanggang mawala na po yung full start natin. So tingnan natin yung ating makina. Kasi may mga ibang ano na gusto makita yung ating makina. So ito yung ating makina. So hindi pa talaga nagalaw yung ating makina mga kol, since galing sa Japan. Inaano lang natin, binaguhan lang natin ng binaguhan lang natin ng oil. Yan, malamig pa po. Yan. So kita natin walang usok yung ating makina. So yan. So kita natin na paano ang talaga bago na po. So yan. So yan po yung ating mga feature ng ating unit. So yan, malamig pong aircon yan. Super lamig. Bago lang po yan nag-andar pero sobrang lamig na po ng aircon. So itong unit na to is going ito ng San Frans Agusan del Sur or del Norte. Hindi ako masyado familiar dyan kung ano sa Agusan yan. So yan lang po yung ating video for today mga ko. Salamat po sa lahat ng nanood sa ating mga vlog. Welcome po kayong mag-comment. Pasensya po kayo ko medyo matagalan tayo mag-reply dahil sa medyo sobrang busy po tayo. So yan po, maraming nagtatanong kung may mga parts bang mabibili nito. Opo, marami po yung mga parts na mabibili sa mga ganitong sasakyan. So marami tayong mga online seller mga call na pwedeng makapagpadala sa inyo ng mga parts. So yan lang po. So ingat kayo lagi mga call. Bye bye and God bless po.